maduming ilog, mga tambak na basura, masangsang na amoy, at mataas na bilang ng populasyon. Ilan lamang ito sa mga problema kinakaharap ng mamamayan ng Pag-asa Compound na matatagpuan sa lungsod ng Las Piñas. Sa likod ng mga magagandang bahay ito ay may mga nakatagong sekreto. Tulad ng mga maduduming istero, bahay na gawa sa yero, at mga basurang matatagpuan dito. Ang lugar na ito ay sinasabing dating malinis na ilog. Ngunit sa paglipas ng panahon, may ilang pamilyang napiling manirahan sa paligid nito. At imbes na pangalagaan, ay ganito na ang kinahinatnan nito. Nagmistulan na itong basurahan ng mga mamamayan. Ito na nga ang sinasabi nilang ilog na nagdudulot ng pagbaha at nagbibigay ng masangsang na amoy sa mga residenteng naninirahan dito. Sa kabila ng mga problemang ito, nakasanayan na rin ng mga residente ang ganitong sitwasyon. Simula na sa momento to, parang ano, nag-ano na siya yung, di ba, nagbabara yung sa ilalim. Siyempre, semento na eh. Nahihirapan na siya pumasok. Kaya ganyan na yun. Parang ano na siya, konti na lang. Hindi na yung pagkakalit. So, kayo yung normally nagtatapon ng basura? May basuran kami. Ito lang, mga batang to, mahilig magtapon din sa pintahan. Ate! Ba't yung hindi, huwag open na ako eh. Kasi ano, jump shop. Ah, jump shop yung katabi. Oo, kaya siyempre pag nagtatapon sila, hindi na hindi naman minsan mabaho, wala naman. Mabaho. Pag sila, hindi tinatapon sila. Tapos yun, ano na mga tinatapon nila? Isang na ano. Ayoko, wala yung video. Ayan, hindi eh. Kasi ano yun, nagtatapon sila dyan, tapos minsan ano. Basura. Pinapaalim lang nila. Tapos hindi naman natatanggol. Yan! Tapos yung sa kabila naman, yung pinaka doon, sa dulo, nagtatapon sila. Tapos pagdating dito, dito bumabara. Kaya yun. Wala nang kami nahihirapan kasi bumaba ako. Wala namang nagkakasakit dahil dyan. Wala naman. Hindi katulad sa, ano yun, sa kabilang daobar, yung dawi. Dito wala. Hindi naman yun, ano. Parang immune na din kayo, no? Parang ganun. Pero, pag bumaha naman, pag bumaha dito, doon sobrang baho siya. Tapos umaabot siya dyan. Kasi, di ba, nalulot na ano yan. Yan, umaabot dyan. Lumalampas. Binabaha tong loob niya yung dito? Dito, sa kusina. Kasi ano eh, kahoy na kasi siya. Kaya, maabot talaga siya. Tapos dyan sa harap. Pero hindi naman talaga yung asin dito. Kasi semento siya. Sa kabilang banda, ay may iba pa kaming nakausap na naninirahan malapit rin sa isang ilog, na kung saan, problema rin ito ng mga residente doon. Ha? Hello po. Hello. Hello. Buhay namin ako. Ano pong pangalan nila, ate? Gemma Altarayos. Ilang taon na po kayo? 49. Ilang taon na po kayo nakatira dito sa lugar niyo? 23 years. Ngayon, tagal niyo na po pala. Bali... 1993. Ano pong kinabubuhay ng mga tao dito? Bali yung Mr. Po, contractor. Tapos ako, beautician ako. Kaya ko pa sa mama. Ilan po yung anak niyo? Walo. Walo. Four boys. Nasaan po yung mga anak niyo? Bali yung panganay ko, nasa solution ko pa. Ano po, nagtinayo niyo po? Yes.
sanda sa amin. Pero ano talaga to? Yung kumbaga, itong lugar na to talagang tinayo para sa mga bahay-bahay din? Or tinayo nyo lang talaga? Hindi, kasi dapating kami dito, andito na to. Sinanda sa amin. Pero ano to? Part po to nung subdivision? Hindi. Bali, ano to siya? Ano to siya ng Don Josepa? Dito. Pero sa ngayon, pilar na siya. Hindi po ba kayo nahihirapan sa buhay dito? Hindi naman. Sa pang-araw-araw po? Hindi naman. Yung sa paligid nyo naman po, kumusta naman po? Paligid po. Nasanay na din po kayo sa ganito. Ano po? Paano po kaya kapag ano, may mga bagyo, mga ganon? Kasi tumira kami dito, may bali dalawang beses pa lang binabag po ito. Yung taas po na ito? Umabot po. Nung last na ano yung nakaraan lang din, pinasok din yung turugan. Yung turun lang dyan lang din, simento kasi yun sa baba. Pero ito hindi. May mga kamag-anak po kayo dito din nakatira sa lugar na to? Sa side ng mister ko, mga kapatid niya dito. Tapos ako, kasi dalawa lang kami magkapatid yung ate ko, yung sa mga ito pong mga bata na yan. Yung ako ko yan. Sila po. Anak ko, yung anak ng panganay ko, yung sa anak ng mga pangatlo ko. Ano po kaya yung dahilan? Bakit po kaya umaabot ng ganong kataas yung baha kapag naulan dito? Naulan dito. Ano po ba yung, dahil po ba sa ilog mo? Oo, maring ganun. Kasi ano eh, pagka minsan kasi barado doon sa may maligaya. Pero pagka hindi naman siya barado, tuloy-tuloy naman yung tango ng tubig. Kaya lang naman bumabara, siguro pag nagbabaha kasi hindi nababarahan. Paano po ba yung pagtatapon dito ng basura? Kagaya ng pagka nabaha, makikita mo, dami, sako-sako yung basura, may sama kutsong. Oo, tinatapon. Isa rin yun sa nagpapabara ng ano. Nataluyan ng tubig. Kasi yung tubig na dumadaloy dito, nanggagaling pa ng Kapiti. Oo, tapos lasot ito hanggang Pasig. Ito yung tubig papuntang Pasig. Wala pong kumuha ng basura nyo dito? Meron naman. Yung sawit lang pag ano kumuha ng basura. Sa pagtawid ng tulay na nagdudugtong sa dalawang barangay, ay amin ding nakita ang sandamakmak na basurang ito. Nakatambak lamang ito sa gilid ng kalsada na sa kalaunan ay maaaring maging sanhi ng pagbara ng mga kanal na magdudulot ng malawakang pagbaha sa lugar. Ako si Isabel Cowan para sa espesyal na edisyon ng Reporter's Notebook. Anong nararamdaman niyo ngayon? Medyo kayo nakapagod. Bakit? Sabi kasi nakakatakot daw eh. Ano bang meron daw? Insecure. Tsaka madami adik na lugar. Ano pang masasabi niyo? Darina, sa pupuntahan nating lugar. Hindi. Hindi ako nakabahan. Kasi layig. Ano masasabi niyo ngayon? Nakabahan. Ika lang. Napapagod na ako. Ito sila, Mikey.
Dapat ganun. At saan tabakmak ng mga basurang matatagal? Sa likod ng mga magagandang bahay, may mga nakatago. Ano? Ganun. Ano? Buhay nila pinag-usapan yan. Oo. Ano na? Anong school to? Kapitan sa Harvard School. Kapitan sa Harvard School.